Magandang araw. Oops, huwag mo muna isarado yan. Hindi ka nagkakamali na buksan yan. Okay? At isa pa, kailangan meron kang ano, meron kang kape dyan na iniinom kasi hindi siya aksidente ang pagbukas mo, kundi ito talaga para sa'yo. Lalo na kung may asawa ka. Naku, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil ngayong araw, ang pag-uusapan natin kung paano tayo maging sweet lagi sa ating mga love. Love, 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 love. Ay, kinikilig ka na naman, ano? Parang ako rin. Oo na, aminin ko na, kinikilig talaga ako lagi. Okay. Pag-uusapan natin kung paano ba talaga tayo magiging sweet lagi sa ating mga mister, sa ating mga misis, di ba? So, may sikreto yan dyan eh. Lagi ko nga sinasabi doon sa... Nasabi ko lang, nabanggit ko lang yun. Nabanggit ko yun sa previous, ano ko, yung previous video. Click mo dito sa may button, no? Yung may I button sa taas. Click mo dyan. Tapos, ano, kikita mo yun dyan. Basta naka-subscribe ka, okay, makita mo yung I button, lalabas din dyan. I-click mo yun, makikita mo yung previous video ko, okay? Pag-uusapan natin nga, tungkol nga sa sweet ng, paano maging sweet ang ang mag-asawa, paano maging still sweet, okay? So, siguro naman bago kayo nagpapamilya, kilala nyo na yung isa't isa, di ba? So, kilala mo na yung gusto niya, alam mo yung gusto niya, alam mo yung favorite niya, alam mo yung ayaw niya, di ba? Di ba kilala, di ba ako pareho, di ba ko? So, syempre naman mag-asawa kayo. At siguro din naman, hindi nyo nakakalimutan yung sumpaan. Ano yun? Sumpaan. Oh, di ba? Kaya nga kayo naging to become one. Kanta, parang kanta yun. Ang kumanta nga yata nun yung Spice Girl, ang anghang. Diba? Ganun yun. Tapos, yun na, balik tayo dun sa paano maging ano, magiging sweet. Siguro para sa akin, experience na naman ano. Lagi na lang sinasabi experience. Totoo naman kasi, alam mo yun. Ang video na to, hindi to yung kathang isip ko, kundi sarili ko. Iniinaano ko lang, kumbaga sinishare ko lang kung paano, kasi sa dami-dami nangyayari sa aking life, you know. Tapos, ito ay take it or leave it. Lagi kong sinasabi, take it or leave it, okay? Kung ayaw mo, thumbs down mo. Kung gusto mo naman, thumbs up. Okay? Subscribe na sa gili. Sa gili, sa baba. Okay? Subscribe. Huwag kang makalimot yan. Para makikita mo lagi yung video ko araw-araw. Hindi araw-araw naman. Kasi minsan kasi, pag madilim, kaya wala kuryente, brown out, hindi ako nakakapag-video. Diba? Alangan, mag-video ako sa dilim. Diba? Hindi nyo makikita yung pagmumukha ko. Diyos ko po. Then, hiningal pa talaga. Magpunas man ako ng pawis. Ano ba sikreto? Paulit-ulit yung sinasabi ko, Mangki. Diba, Mangki, paulit-ulit na lang, baby. Tapos, ang sikreto doon is, pakinggan natin, hindi na, nandiyan na lang sa pakinggan. Lagi natin gagawin sa ating mga, ano, sa mga ating mga partner, yung kung anong gusto niya. Halimbawa, pagising mo sa umaga, nakaburaot ka na, di ba? Hindi ka pa nagtutupi ng inyong pinaghigaan, di ba? Hindi ka pa tapos nakaburaot ka na, tapos hindi mo pa siya hindi mo siya inaasikaso. Dapat asikasuhin nyo lagi yung mga partner nyo, okay? At saka, ang lagi talagang mag-maintain talaga sa isang relasyon is lagi kayong merong submissive. Alam mo yung ibig sabihin ng submissive? Kung hindi mo alam yung ibig sabihin ng submissive na yun, puntahan mo sa dictionary, o kaya pumunta ka sa Bible, meron doon sa Ephesians 5, 22 something, basahin mo yun doon. Kasi, dapat ang mag-asawa, may submissive kayo. Ang ibig doon ng sabihin, meron kayong, nagsasubmit kayo sa isa't isa, okay? Okay, hindi lang yung, submit ng, alam mo na, hindi lang yung ganun.
kundi hindi mo naman pwedeng gagawin lang sa asawa mo yung magsisikreto ka o kaya lagi mo siya. Dapat ang gagawin mo sa mga partner nyo, alamin nyo lagi na lagi kayong merong partner kayo lagi. Tapos, hindi lang yun sa partner kayo lagi. Lagi kayong merong oras yung nakikinig. Lagi kang nakikinig sa kanya. Tapos, ano ka rin sa kanya? Information. Oh, alam mo yung information na yun. Diba? O parang shopping mall, punta din sa information, din natin alam. Parang gano'n. Yung lagi kayong meron yan, pakinggan mo yung isa't isa. Tapos, ang sweet kasi, ang pagka-sweet kasi ganito. Hindi mo nakakalimutan yung bagay na gusto niya. Yung lagi mong ginagawa. Yung halimbawa, ang sa akin kasi, alam mo kung bakit? Na-adapt ko kasi yung ano eh. Hindi ko makakalimutan talaga lagi na pagising ko, susuklayin ako ng mister ko. Tapos, pag sinusuklay niya ako, tinatalian niya ako ng buhok. Ganun. Tapos, minsan naman, alam mo, ano kasi yun eh, may passion kayo eh, kumbaga, kung ano yung gusto niya, kumbaga, doon kayo nag-start ng new day na ganun, dapat tuloy-tuloy yung ganun eh, kumbaga, hindi yung nawawala, hindi kayo nagsasawang gagawin yun, ganun, tapos, halimbawa, ikaw na mister, tapos, mag-asawa kasi mayroong asawa na, sa bahay lang muna siya kasi wala siyang work, 'di ba? Kumbaga nag-aasikaso. Pag sinabing sa bahay lang, 'wag mo sabihin na sa bahay ka lang, nakahiga ka lang, 'di ba? Mas maraming ginagawa ang nasa bahay. Yan yung anuhan, tandaan natin, hindi lang yung porket nasa bahay ang mister ko kaya ang missis ko nakahiga lang, hindi po. Maraming ginagawa niya, naglilinis, naglalaba, nagluluto, nagbasta, maraming ginagawa 'yan. Kaya 'wag niyo sabihin na 'yun na nasa bahay lang, nila lang pa, 'di ba? Wag hindi maganda yung ganun. Halimbawa, yun nga, busy kayo pareho. Pag mga mister at missis na tayo, huwag tayong gintamad. Alam niyo 'yun. Pag pumasok na kayo sa mga bagay-bagay na pag-aasawa na 'yan, dapat ready. Ready sa pagising ng maaga, hindi yung nasa tuktok na yung araw sa kakapagigising, tapos nakaburaout ka na kasi tanghali na. Sino may kasalanan? Kasalanan ng kapitbahay mo. Hindi, 'di ba? Kasalanan mo kasi alam mo nang dapat alam mo yung schedule mo, dapat alam mo yung obligation mo, 'di ba? Ganun dapat 'yun eh. Kumbaga mayroon tayong obligation sa isa't isa. Pumasok tayo sa mga ganyan, beti gising tayo nang maaga, asikasuhin natin yung ating mister, ating missis. O, 'di ba? Alamin mo yung schedule niya, alamin mo kung saan siya pupunta ngayon, 'di ba? Lagi mo siyang paalalahanan. Okay? 'Wag mo sirain yung araw, ganun 'yun. Ganun yung 'wag ganun yung pagka-sweet, ganun 'yun dapat. Tapos halimbawa, si Mrs. Okay, si Mrs. Si Mrs. Okay, si Mr., 'di ba? Merong time na ano eh, may time na halimbawa, hindi lang birthday o kaya basta 'di ba meron kayong ang tawag nito yung anniversary. Kailangan hindi kayo makakalimot sa ganyan. Alam niyo kung bakit? Yan yung magpapaalala talaga sa isa't isa kung gaano kahalaga ang bawat isa sa inyo, okay? Walang dapat isa sa inyong makakalimot doon, okay? Kailan nga ba tayo unang nag Huwag naman lahat yung saan tayo naligo. Basta, alam mo na yun. Tapos, yung anniversary ninyo, dapat lagi nyong anuhan yan eh. Paghandaan. Kasi hindi lang naman yan, hindi yan, ano eh, araw-araw. Diba? Dapat meron kayong time na nilalaan doon, paghahandaan nyo yun parati. Tapos, may time naman kasi na dapat eh, meron kayong surprise. Alam nyo yun? Ang sarap kaya yung mayroong surprise. Yung hindi mo alam. Tapos, pagbukas mo ng pintuan, uy, may petals dyan. Tapos, pagbukas mo ng pintuan, uy, ang kalat ng kwarto nyo, tapos, natupi na. Alam mo yun, nalinis na niya lahat. Tapos, pagising mo sa umaga, nakangiti, tayo may dala-dala pa siyang pagkain, breakfast in bed. Sarap na ba?
anong ganun, di ba? Tapos, hindi lang, hindi, misis, huwag kang tamad. Baka sabihin mo nag-aasawa ka, tapos pakiramdam mo magiging prinsesa ka. Hindi, ang prinsesa tamad. Alam mo kung bakit? Inaanuhan eh, sinisilbihan. Hindi maganda yung ganun. Dapat, ano ka, pareho kayong, masipag ka, masipag kang asawa, masipag... Hindi yung masipag sa, hala, sobrang sipag mo, wala ka nang ginagawa, kundi magsipag, nakalimutan mo na pala yung misis mo, di ba, o mister mo, nakalimutan mo na pala, ganun. Huwag rin mister, kailangan meron kayong time, okay? Lagi kayong time sa isa't isa, may time na magbiruan, may time na mag-asaran, huwag rin sobrang asar, kasi minsan pag nasobrahan kasi ng asar, minsan, minapipikon. Normal din yun, okay? Basta huwag lagi yung negative ang lagi pag-uusapan, yung positive, tapos support other talaga kayo, hindi mawawala yun eh, dapat yun ang mag-strong sa inyo, tapos basta yung lagi kong sinasabi, dapat ano ka, hindi mo makakalimutang mag I love you, kahit bago matulog, o bago umalis, o diba, tapos number one, dapat sabay kayong mag-pray, okay? Dapat sabay kayong mag-pray, mag-holding hands kayo, tapos, pagkatapos niyo yung mag-pray, basta, number one lagi sa inyo yung Diyos, tapos, kung mayroon kayong Bible, magbasa kayo dun kahit isang verse lang, tapos, magtanungan kayo, magsagutan kayo doon kung ano ang pagkakaintindin nyo sa isa't isa, ganun. Ganun dapat, kasi parang lagi kayong i-guide. Okay? Para lagi kayong i-guide. Ganun dapat, hindi yung pagising mo sa umaga, nag-ano ka na, uminom ka na ng kape mo, lumamig na yan mamaya-maya. Kanina pa ako nagsasabi sa iyo na uminom ka na. Para bagang, ay ano ba yan, mali-mali man siguro ako araw-araw, oy. Diba? Parang ganun. Huwag ganun. Tapos, huwag tayong, pagkagising pa lang, nagdadakdak ka na kaagad ng problema. Hindi. Normal lang may problema. Pero kailangan yung, meron kayong time na mag-usap doon. Kunin nyo muna yung loob nyo sa isa't isa na ready yung pag-uusapan yun. At saka, pakinggan nyo yung isa't isa. Ganun yun eh. Pakinggan mo yung, yung sitwasyon, yung explanation niya. Pakinggan mo rin yung, pakinggan din niya yung sayo. Parang ganito yun eh. Sabihin mo, bibili tayong kumot. Tapos sabihin naman ng misis mo, okay, bili tayo, pero wag yung sobrang laki. Isabi naman ni mister, yung malaki na. Tapos sasabihin mo naman na, yung maliit na nga, kasi hindi ka naman lamigin, di ba? Tapos ngayon, nag-a-argue kayo dun sa kumot lang. Dapat, ang gagawin nyo doon is, kunin mo yung rason niya, at kunin din niya yung rason mo, kumbaga, mag-anuhan kayo ng rason, kumbaga, magbigayan kayo na kung bakit yan ang gusto mo, kung bakit nang itong gusto mo, kung hindi kayo doon magtatalo, wala akong naman nanalo doon, ang panalo dyan, mag-check-in point na lang kayong dalawa, kung sino ka, di ba masaya yung ganun, wag yung magtamporot yung isa, aalis siya, pupunta siya doon sa doon siya magmuni-muni sa kabila, maghawak-hawak siya ng stick, nagtutok-tuk-tuk-tuk sa lupa, siraan na pala, alam mo yung ganun, ano ba yan, pinagsasabi ko, hindi, seryoso tayo. Basta o na maging submissive kayo sa isa't isa, pakinggan niyo yung isa't isa, lagi kayong nandiyan yung nakikinig ba, tapos hindi niyo nakakalimutan yung mga gusto, 'di ba? Hindi niyo nakakalimutan yung ang pagkakasweet kasi, ang maintenance kasi dapat diyan is alam mo yung gusto ko at alam ko rin yung gusto niya, okay? Sa mag-asawa yan ha. Alamin nyo pareho yun, okay? At yan ang wag na wag nyo talagang iwala. Kasi, once na iwala nyo yun, hindi na yun maganda, okay? Kaya, sa susunod na, sana itong video na to, ay nakatulong sa'yo, nakatulong sa inyo, laging tandaan, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong isip, may kanya-kanya tayong desisyon, may kanya-kanya tayong gusto. Basta laging tandaan sa mag-asawa, be submissive, okay? Submissive lang talaga lagi kayo. Tsaka, ang lagi nyong tatandaan,
basahin nyo yung ano na yun, kung wala kayong Bible, yung sa Episo nga, na sa Episo 5, basahin nyo yun, tapos laging number one ang Diyos, okay? Laging number one talaga lagi yan. Magdasal kayo pareho, magdasal, mag-share kayo ng Bible sharing kayong dalawa, ganun, tapos pakinggan nyo isa't isa. Okay, sa susunod naman na pag-uusapan natin, kung ano yung hindi pwedeng gawin mo at pwedeng gawin mo. Okay? Yan ang gusto nating pag-uusapan sa susunod na ano, kabanata. Kabanata talaga. Baka sabihin mo, ikaw daldal ka nang daldal dyan, kala mo perfecto ka. Hindi. Ang akin kasi, kinikwento ko to ganito ngayon sa inyo kasi ang experience ko kasi maraming experience si ate, okay? Kaya, pagpasensyahan nyo na kung medyo na-offend kayo sa mga sinasabi ko, tanggap nyo o hindi. Basta, ang lagi kong sinasabi, laging sinasabi ni ate, na be submissive, huwag mawala yung mga gusto, laging sweet each other, gawin lagi yung pagsusurprise, hindi naman yung araw-araw, maubos natin yung budget. Yung ano, pagigising, alam mo na, di ba? Tapos, basta, laging, ano, ako anong gusto ni mister, kung yun ang, matagal mo na hindi nagawa ni mister, gawin mo yun, okay? Tapos, kung anong matagal nang hindi mo ginawa kay missis, gawin mo yun. Ganun yun, okay? Huwag lagi yung pag-usapan yung bagay-bagay. Basta pag-usapan natin sa susunod na ano video, pag-usapan natin yung hindi pwede at pwede natin gawin. Kasi yung hindi pwede, yan talagang hindi pwede. Okay? Kasi pag hindi pwede, ibig sabihin doon, baka may mangyari hindi pwede rin. Okay? Kaya sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe sa baba. Okay? Click mo yung I button. Okay? Salamat ng marami. Maraming salamat. Ako po muli si Ate Nema. Kehan, mama, kehan mama, okay? God bless at spread the love, okay? Number one, si God. Forget the, alam niyo na, mga masasama, okay? Bye-bye!